So, ayun po, magandang tanghali po sa inyong lahat at welcome again to JLOT Vlog. At welcome again sa mga viewers po namin, sa mga prospect buyer po namin at sa mga naging kliyente po namin. Magandang araw po sa inyo. Ayun po, for this episode po, andito po tayo ngayon sa bayan po ng Muñoz, Nueva Ecija, dito po sa isang barangay po dito. At pero po ako ipapakita po sa inyo, ito po ay residential farm lot po siya. Ito nga po, ito na po yung property. Ito po ay mayroon po sukat na 1.3 hectare daw po ito na mahigit. Nasa 300 yata yung ano niya, yung butal niya. Tapos ito nga po property na ito ay naka-along barangay road po siya. Itong road po na ito ay papunta po sa town proper ng Muñoz, Nueva Ecija. Nasa mga 5 kilometers lang po ang layo po niya sa Muñoz, Nueva Ecija. So ito nga po ay may kasama na pong bahay. Yung bahay po na yun ay kasama na po sa binebenta. At meron pong fish pond po dito sa harap. At meron pong kulungan ng baboy, siguro mga anim po siguro na heads ng baboy ang kaya. So dito po mag-start yung property sa poste po doon. May ano po doon, meron po siyang buhos na semento. Diretso po pa ganun po 'yan. Kasama po itong akasya na ito, yung medyo green, yung green na po 'yan na pilapil hanggang doon po sa mga sagingan po doon. Pag ganun na po siya. Yan, yung mga saging po doon, kasama po iyon. Yung mga saging na yan, hanggang dito po. So may bahay na po dito. Ang frontage po niya siguro ay yung mga estimate ko na sa mga 50 meters po siguro, more or less. At ito nga po ay meron na pong ano, ang source of water po dito ay nawasa. Meron po yata silang deep well din. At meron din po silang pinagkukuhanan ng tubig sa irrigation po. Ayan, meron daw po yata ang ano dyan, tawag nila parang kanal na papunta po dito, na isang source of water po nila para patubig po sa kanilang palayan. Ayan, so puntahan po natin itong kanilang palayan. Ay, papasil ko na lang pala yung palayan po niya sa inyo. Ayan po, yan po yung palayan po niya. At ang swat po ng palayan daw po niya ay nasa mga 1.2 hectare daw po ito. At umaani daw po ito every year ng nasa 200 kaban daw po mahigit. O 200 kaban more or less po. Ang pinakamalakas daw po na ani po niya nasa 230 daw po na kaban. At ang tinatrim po nila dito ang palay ay yung mga hybrid daw po. Ayan. So may mga puno ng niog dito. Merong kubo-kubo. Ayan po. Sinungan pag mainit po yung araw. O mainit yung panahon pala. Mainit yung araw. So ito daw po. Ito yung daanan daw po ng tubig na galing sa irrigation papunta po sa palayan. Sa source of water po nila. Ito nga po, meron na pong internet connection po dito. Ayan. Ha? Sa pinakadulo daw po ng property, meron daw pong creek, sabi po ni Boss Jason, kasi niya po nakita po niya sa drone. So ito nga po yung harap po ng property. Ayan. Nakanawasa po, ayan po yung nawasa. At ilan kayo puro nun yung? Sa tatlo yata. O apat, lima. Lima, dito po yung iba, oh. Ito yung ibang mga niyog. So ito po, pasukin po natin itong property. At ito nga po, may kamaray. Kasama po sa bentahan itong bahay. Ayan po. Kaya hindi nyo na po po problema eh. Magpatayo ng bahay. Meron na po kayong sariling bahay kung sakali po mabilihin nyo po ito. Yung nga po, ang presyo po ng property po pala ay 4 na milyon. Asking price po ni seller. At dito po si seller po ngayon. At ito po ay titled property po siya. At extrajudicial nga lang po. Pero settled na po yun. Sabi po nung may-ari. Dahil meron daw po siyang special power of attorney na pinirmahan po ng mga kanyang mga kapatid para ibenta na po ito kanilang property. Ito nga po yung bahay. Okay, let's start, pasukin ko ya. Sige po, pasukin ko daw po para may pakita yung loob ng bahay po sa inyo. At yun nga lang po, may aso. Ayan, may aso pala. So, papyawan ko na lang po itong loob ng bahay para makita nyo po. So, ang mga gamit na po dito sa loob ng bahay ay hindi po kasama sa bentahan. Ayan po. Itong bahay lang daw po ang kasama sa bentahan. Yung mga gamit ay hindi po kasama. So, tayo ilan yung kwarto nito? Dalawa, kuya. Dalawa? At dalawa daw po yung kwarto. At may CR sa gitna. May CR sa gitna. Pwede pasokin kaya. Tara na. So, ito nga po yung bahay. Ito po yung kwarto. At may CR po sa gitna. At ito po yung isang kwarto naman. Ayan. So ito yung kusina. Ito po yung kusina. At ito naman po yung kanyang likod ng bahay. Ito po yung kanyang dirty kitchen na tinatawag. Ayan po. Ay. So ito po, andito po tayo sa pinakalikod po ng bahay.
Ito po ay sakto rin po nga sa property. Ito nga po yung sinasabi kong bukid po nila na sinasaka po nila na umaani po ng mga 200 kaban more or less. At mga hybrid na po yung tinatanim nila. Ayan po. May mga iba't ibang mga puno rin po na nakatanim dito sa property. Kagaya po naman yun, may mga buko nga po. May mga tao dito. Ayan, yung nauulam din to eh. Ewan ko lang kung anong pangalan na ito. Nakalimutan ko. Katuray, oo nga, katuray. Tapos ito nga po, itong, ito po yung kubo. Ayan, nandito po si seller, yung nagbebenta po. Kasama po namin ngayon at tinanong po namin sa kanya yung mga detalye ng kanilang property. Ayan po. Check ko lang po dito, tay. Video ko lang po dito, sa banda rito. So, ayan po, ipagpapatuloy ko lang yung aking pag-vlog sa property po na ito. At andito po tayo ngayon sa kulungan po ng baboy. At ang sabi po sa akin, kaya daw pong kumarga ng mga 10 heads po ng baboy po ito. At 2 bags lang po ito. At merong sariling kuryente. Ayan, may kuryente po dito. Nakatap na. At may 2 akasya po dito. At iyan nga po, ito nga po yung Barangay Road. Yan po yung Barangay Road. At meron po siyang fish pa na malaki. Mahaba. Mga ilang ano kaya ito? Nilagyan ng tilapia ito, hindi? Pwede po lagyan ng tilapia, pero parin yung laman po yan, mga hito. Ay, mga hito? Okay. Pwede daw po lagyan ng tilapia at mga hito, pwede daw po. At yun nga po, parang nasabi ko na lahat yung kabuuan nung detalye ng property. At naipakita ko naman po sa inyo yung sa video, itong kabuuan po ng property. So uulitin ko po sa inyo, ito nga po ay may sukat po na 1.3 hectare daw po ito na mahigit na sa mga 13,300 daw yata something. At ito nga po ay titled property, OCT po yung kanyang titulo. Bali sabihin ko sa inyo, ito po ay subdivide na. Ang kabuuan daw po sukat ng buong property nito ay 8 hectare. So ang napunta po sa kanila na mana po nila is mga 1.3 hectare. Dito po binibenta na po nila. Meron po special power of attorney na napirmahan na po nila. At yun nga po, sagot po nila yung seller yung ano po, yung capital gain tax, documentary stamp at porsyento ng kanyang ahente. At kausapan niya din po yung sakali yung estate tax. At si buyer po, sasagot din po ni buyer. Yun nga po, transfer of title, deed of sale. Kung gusto niyo pa-relocate, pa-relocate po natin. Pero yun nga po, na-relocate na daw po ito. At ang nag-relocate daw po nito ay yung kanyang kanilang pamangkin na geodetic engineer. Ayan po. So, ito daw po ay ongoing na po yung pag-approve plan. At ito nga po ay dito. Iniintay na lang po yung kanyang approve plan. So, medyo naglalag na aking video. So, kung may mga ibang katanungan po kayo regarding sa property po na ito, ay tawag na lang po kayo sa akin. At kung gusto niyo po makita itong property po ng personal, schedule po natin para masamahan po kayo. And then kung gusto niyo i-negotiate yung price, ayun po, andito lang po yung may-ari. Kausapin po natin. At ulitin ko po sa inyo, itong property nito ay located po dito sa bayan po ng Muñoz, Nueva Ecija. Anong tawag dito sa Muñoz kanina? Hindi, anong tawag dito sa inyo sa Muñoz? Hindi, ito yung anong tawag, yung pinakatawag nila dito na parang nakalimutan ko yung tawag dun. Science City of Muñoz pala. Science City of Muñoz. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.